Samantala, nakaranas din po ng pag-ulan ang mga taga Davao Oriental kung saan naglandfall ang bagyong Onyok kagabi. Nananatiling naka-alerto ang mga otoridad doon para sa posibleng epekto ng masamang panahon. May ulat on the spot si JP Sayang. JP! At June Marie, sa mga oras sa ito dito sa Davao City ay patuloy pa rin yung makulimlim na panahon at umaambun-ambun pa rin sa mga oras sa ito. Bagaman LPA na lang ang bagyong Onyok ay patuloy pa rin nakamonitor at nagbabantay ang mga LGU sa Davao para sa inaasahang pag-uulan at pagbaha sa ilang lugar sa probinsya. At kahapon nga, June Marie, sa ating pag-iikot dito sa, o pagdating dito sa Davao City, napansin natin na sa paglandfall ng bagyong Onyok sa may Davao Oriental kagabi ay damanan ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Davao City. Pero di rin naman ito nagtagal at naging pabugso-bugso na lamang. Gayunman ay makulimlim ang panahon, magdamag hanggang ngayong umaga pero paambun-ambun na nga lamang. Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Council, de-escalated o binawasan na nila ang local alert level sa lungsod matapos sabihin ng PAGASA na LPA na lang ang Onyok. Gayunman, nakamonitor lang ang mga barangay DRRMC sakaling lumakas ang ulan at biglang kailanganin ng preemptive evacuation. Nasa safe levels din daw ang lahat ng river systems. Nakabantay rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management ng Davao del Norte, lalo pat inaasahan daw na mag-overflow ang ilang ilog gaya sa Libuganon o Libuganon headwater sa Patel, Kapalong. Inaasahan daw ang pagbaha sa poblasyon sa mga susunod na oras. Tumaas din daw ang Io River ng 1 meter habang ang Saug River ay binabantayan din dahil nasa critical level na. Mailang landslides din na iniulat sa barangays Mambing at Santa Fe sa New Corella pero wala raw na iulat na pinsala o nasaktan. At may mga ulat din tayong natatanggap na meron ding pagbaha sa ilang bahagi ng Compostela sa Compostela Valley pero yan ay kinukumpirma pa rin natin sa mga local government units doon. At yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik muna sa inyo June at Maris. Maraming salamat, JP Soriano.